So, in this tutorial, let's talk about sublimation gray color problem. So, let's roll the intro para mukhang pro. Welcome back mga kaibigan, kuya dudes. Nagbabalik ang inyong puging lingkod. Google, barinig kita sa mukha eh. Okay mga kaibigan, C, M, Y, K. At may isa pang klase ng ink. B. Alam nyo kung ano yung B? Ito. Bungi. So mga kaibigan, pagpasensyaan nyo na mga kaibigan. Itong bunging to naman, yung mga nagbibigay ng mga tips sa inyo. Peace. Marami kasi ako nakikita mga kaibigan dun sa groups natin. At sa iba rin mga groups sa Facebook na nagpo-post about dun sa problem. Napakahirap rin talaga mga kaibigan, lalo't nag-uumpisa pa lang sa printing business. Yung mga baguhan pa lang sa sublimation, talagang ma-encounter nila to, yung ganitong klase ng problema. Talagang maraming nakaka-encounter sa baso, sa t-shirt, o kahit saan pa man na gumagamit ng sublimation, nakaka-encounter talaga ng ganito. Kung yung image is kinukuha lang sa internet or bigay ni customer. Kumbaga hindi ikaw yung gumawa ng code, yung mismong code ng CMYK, hindi ka sigurado kung ano yung kalalabasan. So mga kaibigan, may nagawa akong isang solusyon. Siguro hindi lang rin ako nakakagawa nito, baka marami. Actually nakaraan ko pa ito naisip dun sa isang tip ko dyan sa sublimation. Ginawa ko na rin to. Ito. Yung pagpipress ng mga kulay sa tela. May kunting problema lang ako mga kaibigan. Doon sa mga nakatanggap ng template ko, yung pre-bundle template ko. Kung mapapansin nyo dyan sa CMYK, kung CMYK color code, pag binuksan nyo yung color code, itong gray code sabli natin dyan. Is, tingnan nyo. Ayan. Diba? Yung code na yan, nakuha ko yan sa groups kasi maraming nagsishare niyan sa groups about dyan. At meron na rin akong napanood sa YouTube na nag-vlog niyan na gray nga yung resulta. Pero ako mga kaibigan, ngayon ko lang siya naisip i-press sa tela. Nag-iisip ako kung ako ba yung may mali o yung code yung may mali. O kung may nakaranas na ng ganito is comment naman dyan sa baba. Kasi yung mga kaibigan, kung anong kulay yung nakuha ko dun sa Facebook, yung mga sinishare nila, ganun kulay din yung lumabas. Kayo na maghusga mga kaibigan. Diba? Hindi ko nga alam kung gray ba talaga to. Parang kaduda-duda eh. Pero yung aking code, kung mapapansin nyo dyan, yung gray na chart ko, bawat isa niyan binago ko. Hindi ko talaga sinunod yan sa picture. Kung mapapansin nyo, actually na-demo ko na rin to eh. Yung open naman na tayo ng Photoshop. Ikaw ang binibini na naris ko, binibini na rikit na dalangin ko. Ikaw ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Ang ibig kong masabi, yung eto, halimbawa ito sa taas. Yan, i-ungroup ko lang. Ungroup layers. Yan, kasi nakagroup yan siya kanina. Ang purpose ng group, ng ungroup, tsaka group mga kaibigan, para, halimbawa, itong family na to, ganito. Baka mayroon pang hindi nakakaalam, yung group tsaka ungroup. Ito kasi yung hinighlights ko. Yan. Click.
Then, click ko rin yung taas. Sila yung magkakapamilya. Ito, ito. Ito, lahat nito. Sila yung kumbaga sa isang pamilya. Sila yung magkakapatid sila. Drag and drop mo dito sa group folder. Sa folder. Yan. Automatic, magkakaroon ng folder sa taas. Then, naka-groupings ka na. Hindi, kumbaga, kung napakarami mo ng gamit na layer, pwede mong gamitin yung group. Okay? Lahat ito, mga kaibigan, binago ko. Hindi ko sinunod mismo yung JPEG para masigurado. Binago ko yung code. Halimbawa ito, double click lang. Color overlay. Yan. Yan, sinunod ko kung ano yung code, CMYK, kung ano yung code na nakalagay doon. Kasi yung picture lang, mga kaibigan, yung JPEG na kasama dyan, ito yung sa bundle, ito yung naka-JPEG. Hindi siya 100% kasi nagbabago na siya ng kulay. Nagbabago na siya pag i-transfer mo from JPEG to ganito, ganyan. Basta nagbabago siya ng kulay. Kaya inulit ko pa yun uli. So, kung titingnan mo, mga kaibigan, i-press ko siya sa tela. Nakakakita ka ng gray talaga. Total, meron na akong pre-bundle dyan. Subukan nyo na rin i-print kasi malakas yung ilaw ko kaya siguro hindi mo ganun kaganda makita. Putuloy ko mga saglit, mga kaibigan. Kung sa umpisa pa lang nagustuhan mo tong video na to, pa-subscribe naman. I-click mo lang yan. Yan. Pati yung notification bell para updated ka sa mga bagong video na i-upload ko. Okay, balik tayo. So sa pagkukulay sa gray. So kung paano siya, eto mga kaibigan, dinownload ko to sa Google ko dinownload. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung press ng dalawa, yung direct download at yung press na binago natin ng kulay sa Photoshop. So ngayon, baguhin natin yung kulay. Click mo lang yung lock, mawala na yung lock. Erase, E sa keyboard. Click mo dito sa background para kasi tatanggalin natin yung background. And kung mapapansin nyo, mga kaibigan, etong medyo white dito nakarugtong ng G, nawala. Pag nawala, bawas ka ng tolerance. Bawas ulit tayo. Gawin natin 10 na lang yung tolerance. Yung tolerance, mga kaibigan, yan yung tapang ng eraser mo. Kung mas tumataas ang tolerance, mas lumalaki yung kain niya ng kulay. Okay? Gawin natin 10 na lang yung tolerance para mas lumiit. Kung mas lumiit yung mundo ng maa-adapt niyang kulay na ma-erase. So yun, sakto. 10 yung tolerance. May erase niya na. Na-erase niya yung background. Pag ganito lang kasimple, mga kaibigan, yung ating babaguhin. Kahit hindi ka na gumamit ng color range. So okay, papalitan natin tong ito. Okay, ang ipapalit natin ito, 00062. Kasi, ito yan yung napili ko. Okay, then paint bucket. Ayan. Paint bucket, tool. Then, tutok mo dyan sa gusto mong palitan. Click. Sunod natin palitan ito. Hanapin natin yung kakulay. Kulay na lang natin, 6 lang yung black. Okay, foreground natin, gawin natin 6 lang yung black. Okay, may nalimutan pala ako, mga kaibigan. Una nyong gawin kung ayaw nyong magamit yung original na logo nyo. Mag-duplicate layer muna kayo. Ctrl-J yung duplicate layer. Tapos dyan kayo mag-edit, huwag nyong gagalawin to. Ganun na lang gawin nyo. Nalimutan ko sabihin kanina nung nag-umpisa tayo. Medyo na-excited kayo dun. And okay na, dito na tayo sa pangalawa. Click uli. Ayan. Dito na tayo sa gradient na medyo masilimot yung pagpapalit ng gradient. Gawin natin color range, select color range, then select natin to sa gitna. Pwedeng dito ako mag-select, pwedeng dito, pero sa gitna na lang ako para yung sasalpukan sila. Okay. Select. Na-select ko na kasi kanina kaya din nagbago eh. And then laruin mo yung fuzziness. Pag medyo lumulutang na yung ano, balik mo lang. Yan. And then okay. So, may mga sumubra tayo. Kung makikita nyo ito, may mga sumubra tayo. Pindutin nyo lang yung lasso tool. Then, hold alt.
Kung mapansin nyo, magkakaroon ng negative sa baba ng alt. Then, tatanggalin natin mga kaibigan yung sobra. Kasi, pag nagpalit tayo, madadama yan. So, yun na. Yung selection, tinanggalan natin yung mga sobrang selection. Ito lang kasi yung papalitan natin. Para mapalitan, so, kukunin natin yung kulay niyan. True gradient. And, yan, gradient. Ang kulay nito, huwag nyo na isi-select yan. Hanap kayo sa tela ng medyo malapit yan. Gawin natin steel gray. Steel gray is 31K. 0, 0, 0, 31. Okay. Then, yung dito niya, sa baba, click nyo lang yan. Palit tayo ng color. Medyo light ng konti. 19. Pearl gray, 19. 19. Okay. Okay. So, pag napalitan nyo na, dahil naka-paint, dahil naka-gradient tool ka, just click and drag. Bitaw. Boom. So, yun na siya. Napalitan natin. And ang sunod, sa gray lang tayo. 38. Gawin natin 0, 0, 0, 38. Then, paint bucket. Paint bucket. Click yung layer na to. Kasi siya yung iba. Ito kasi yung layer na to kanina. Then, click. Yan. Light lang siya mga kaibigan, pero yung resulta niya lumaya. Medyo magdadark siya. Ganun lang mga kasimple mga kaibigan pa nagbago ka ng kulay. Meron pa akong ipapakita mga kaibigan na isang picture din na may gray para baka magkaroon din kayo ng idea. So yan, Control J muna natin. Yan, gray, palitan natin ng gray itong eto. Select color range. Select natin yung gray. Okay, na-select na. Laruin yung fuzziness. Kung hanggang saan ang kakayahan niya. Okay, so wala namang ano, kundi lang. Select ka ng gray color. Ang gray color is 0, 0, 0, 38. Yan. Then okay natin. And new layer. New layer, then paint bucket tool. Then, boom! So mga kaibigan, nakita nyo, yun yung pagkakaiba ng ano, ng new layer, ng gumagamit ng new layer, kisa dun sa mag-paint bucket tool ka ng pa-isa-isa. Pwede ka naman gumamit ng color range. Tapos, kahit isang click mo lang, kahit may division yan, usan yung kukulayan, basta mag-new layer ka lang. Dito na naman, kulay tayo dito sa baba. Control D natin. Click natin yung layer. Then, color range ulit. Same procedure pa rin tayo. Select, color range. Then, select natin to. Then, siguro save na rin sila ng fuzziness. Mga kaibigan, makikita nyo naman yung preview dito ng yung kung gaano kalawak yung nakukuha niyang kulay. And okay lang natin. Ayun mga kaibigan, kung mapapansin nyo, nakukuha niya yung ibang kulay. Ayun o. Ibaba niyo yung konti yung fuzziness. Control din natin. Select ulit, color range. Adjust natin yung fuzziness. Then make it 15. Ayan, konti na lang, di naman ganun kaano na to. Tignan natin kung makaka-apekto ba itong mga maliliit na to. Tingin ko hindi naman. Tingin tayo ng ano, yung kakulay niya dito sa actual. Kulay tayo. 15, 7, 0, 53. Hit okay. Then, same procedure. Create a new layer. Then, paint bucket tool. Then, click
Pati doon sa labas, yung kasama niya dito yung dalawa, nakulayat sa heat control D. Okay. Asay, ganun lang kasimple mga kaibigan yung paggagamit ng cooler range. So okay mga kaibigan, dito na tayo sa ating heat press. Susubukan natin ngayon yung ating dinemo kanina dun sa computer kung ano ba yung magiging resulta. So nag-print na ako. Sana. Hindi ko na pinakita kung paano madali na lang rin naman mag-print eh. Nag-print lang ako ng edited tsaka original. Yung init mga kaibigan, 220 by 20 seconds. Kasi matagal ko lang ginagamit yung ganun settings mga kaibigan. Ganun lang talaga ako mag-settings kahit sa eye delays, kahit sa damit. Ganun lang talaga. Sinasagad ko lang yung init kasi mas pabor sa sublimation. Kapag mainit, mas mainit. Mas mabilis yung transfer ng ink. So, press ko lang mga kaibigan dun sa tela. Tulad nga na sinabi ko dati, marami akong tela dyan. Baka gusto nyo. Mga ritasang tela. So, yan na. Jaran! 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 Hindi naman ganun kalayo. Pero, mas nakuha niya yung ano. Mas nakuha na ni-edited yung tunay na kulay. Hindi naman ganun kalayo mga kaibigan. Meron talagang makukuha ka na ano na medyo malapit lang. Hindi naman as is, hindi naman lahat na nakukuha mo sa Google is malaki yung pinagbabago. Minsan maliit lang. Medyo light lang dun eh. Kaya medyo tumama yung edited natin. Hindi naman masyadong dark. Eh dito, sakto lang yung kulay. And dito naman, masyadong parang nag-block na yung dito banda. Ayan, kita nyo ba? Parang nag-block na yung dito banda. At ito parang hindi na siya gray. Iba na yung kulay niya. Yung binago natin kanina. And sa edited, sakto siya. Makikita mo yung gray, then hindi na siya ito. Kasi parang malapit na siya sa black ko. Kung makikita nyo. Ito para siyang light, sakto dun sa original na kulay. So ganun lang mga kaibigan yung pagbabago ng mga kulay kapag gray. Ingat lang talaga, ingat. Ingat, ingat mga kaibigan sa paggagamit ng gray color. Shout out na tayo. Ito Braille Villanueva, Serb Crew. Shout out it na Rolf Azato. Sila yung mga nag-comment sa last video ko, yung sa face mask. Tito Valderrama, Fermin Perez, Markinet Calma, muling nagbabalik, Kuya Tonyo, Sian Cabrega, shoutout sa inyo dyan, James La Rosa, Matet Batugal, sipag ni Mamatet mag-comment eh. Jere John Gulani, siyempre kilala ko na sila yung iba. Summer Makalay, shoutout sa iyo sir. Alex Parel, shoutout uli. Dazeline Peñaranda, Ronald Timban, at Jumar De Blois. So sila yung mga nag-comment mga kaibigan dun sa huling video natin. Dun sa about face mask. Yung mga ano pala mga kaibigan, yung mga nangangailangan ng mga template dyan. Meron akong template dyan. Ito siya. Ito na labas na to. Panoorin nyo lang yan. Bali, meron lang 6 na picture ng kahayupan. Kahayupan na lalabas dyan. Bali, ipiin nyo lang sa amin. Sa akin yung sagot. Kung ano yung 6 na yun. And sa mga tarpaulin ano, template, meron din pinabigay si Kuya Moy sa channel niya. Makikita nyo lang sa description. Sa description nito, dyan sa baba. Dyan yung kanyang channel. Magpapalam si Kuya Dudes. Kung nakatulong itong video na ito mga kaibigan, isang bagsak naman ng like, ng share, ng comment, and pa-subscribe na rin. Kuya Dudes, signing off. Peace. Bye-bye.